po, kapamilya, welcome na lang po sa ating daily devotions. And gagamitin ko po muna tong maliit na time para mag-announce na malapit na po ang ating prayer and fasting. Magsa-start na po yan sa first Sunday, August 7, na kung saan po lahat po ng intercessors ang first na mag-prayer and fast for the youth ng church and singles. So, if ever po na meron po kayong mga gustong ipanalangin, sabayan nyo po kami after worship po yun. At kung gusto nyo naman pong ibigay yung mga pangalan ng inyong mga anak, i-message nyo na po kami ngayon pa lang. At para po maisama po namin ang kanilang pangalan sa bucket list namin. At alam nyo naman po na ang Panginoon hindi maikli ang kamay. Walang distance, distance, sabi nga ni Ma'am Dang. Walang space sa Panginoon. Kaya niya pong abutin, anak. Kaya pong abutin ng panalangin ang inyong mga anak. Bigyan niyo lang po yung mga names nila sa amin, mga kamag-anak ninyo na singles. At ipapanalangin po ni namin sila kasabay ng mga youth and singles ng church this coming Sunday. At pagkatapos po yan, hindi pa po namin nagtatapos doon. Sa next Sunday naman po, sa August 14, ang mga youth naman po ang magpipray for all their parents, sa mga at sa parents na nandoon sa church. Kaya po, iniyahan ko rin po yung kayong buong family na kung gusto yung sumabay sa amin, every Sunday after church, diretso na po yung service. At on the third day po, ang ipagpipray naman po ng mga parents, yung mga leaders ng church. At ganun din po yung gagawin sila naman yung magpe-prayer and fasting. Share-share po tayo ng pagpa-fast para hindi tayo bumulagta lahat. No? At pagkatapos po sa huling Sunday po ay para naman po sa children and mission. So, ayan, na-announce ko na po sa inyo. Hindi po tayo every week magpa-fast or kung gusto niya rin po, it's an offering to the Lord. Ang fasting po naman natin is 12 midnight hanggang matapos yung service. At para po sa mga gusto magtuloy pa ng hanggang Monday and Tuesday, nasa sa inyo po yun. Pwede pong 1 meal ang skip nyo, or gusto nyo tubig lang or juice lang, or no rice or no meat. Wag lang po yung no vegetable, ba ayaw naman vegetable, kaya yun ang ipagpapas nyo. Offer something na valuable, na talagang gustong-gusto nyo, pero dahil sa nananalangin kayo para sa mahal nyo sa buhay, inaalay nyo yun sa Panginoon. So, hayan po mga kapamilya, ang announcement. Ako, pray na po tayo before praying. Before po tayo sa word ni Lord. Lord, maraming salamat po sa araw na to at nagsasama-sama po kaming muli. Nawa po, Panginoon, itinataas po namin ngayon pa lang yung prayer and fasting month po ng Church on the Hill Christian Community. Patnubayan niyo po kami, Lord, that we will see victory. And we declare, Lord God, your promises, Lord, na mangyayari po sa buhay ng mga mahal namin. At patnubayan niyo po kami maging faithful until the end, Lord God. Maging faithful po kami sa pangako namin sa inyo. Huwag niyo po kaming hayaan na mangako na hindi namin magagawa o hindi namin matutupad. At Lord, sa araw na to, kayo po ang magbigay ng mensahe sa amin lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ayan po. Sabi nga po, nakafocus pa rin tayo sa prayer. Pero, ang pinaka in-instill po, talagang sinasabi ni Lord sa akin is, yung para sa mga kids pa rin. Siyempre, ako po ay avid fan ng mga kids at mga youth natin. Talagang yan, dyan po ako ay tinawag ng Panginoon. Kaya po sa araw na to, nakita ko po yung yun niyo po yung nakita ko sa ano yung road runner yung beep beep, sabi niya tapos takbo siya, ang bilis-bilis. Ganun po kabilis talaga yung mga kabataan natin at mga youth eh. Pero ano po ba yung ginugol nila sa buhay? So pinipray ko po ngayon na katulad po ni Apostle Paul na pinag
pinagsabihan niya si Timothy dahil siya yung mga susunod. Sabi niya, fight the good fight of faith, finish the race, keep the faith. So yun po yung pinaka verse na ano sa akin, na nawa ang mga kabataan natin, nawa yung mga future generations natin, yung mga children, huwag pong pababayaan ni Lord, at maturuan natin sila to run the race and never give up. At pati yung laban ng pananampalataya, fight the good fight of faith, finish the race. Tatlo po yun, oh. Fight the good fight, finish the race, keep the faith. Pag tinuturo ko pa yan sa mga bata, sa fight the good fight, finish the race, keep that faith, keep the faith. So, samahan niyo po ako as I pray to this next generation of believers. Pray na po tayo. Ama namin nasa langit, alam po namin na nasa age na po kami, nasa 40s na po, 50s, 60s. At sa iba pa pong nakikinig mga lola na. Pero alam po namin, Panginoon, na iisa lang po yung nasa puso namin ngayon. Alam po namin, Lord, na binigyan niyo rin po kami ng sarili-sariling race ng buhay. At dahil po doon, Lord, pinagtibay niyo po mas lalo yung pananampalataya namin sa inyo. Nawa po, Lord, na pinapanalangin po namin ang lahat ng kabataan, lahat po ng mga bata. Nawa po, Panginoon, maturuan po talaga namin sila ng totoong pananampalataya sa inyo. Ma-inculcate po namin at mapakilala po namin sila sa inyo na kung sino kayo, that you are the God of hope, you are the God of love, you are the God of peace. You are the God who heals, Lord. You are the God who provides. You are the God na parating masasandalan nila. You are God who is just also. You are the God who disciplined. You are the God, Lord, na hanggang huli paglalaban sila. Makita po nila, Lord, that they are part of the family, your family, Lord, na kung saan walang iwanan. Sabi nyo nga, Lord, hindi kayo nang iiwan ng soldier nyo sa laban. Panginoon, alam ko po marami pa pong laban ang haharapin ng mga bata. Alam ko po marami pa pong laban ang haharapin ng mga kabataan. Lord, tulungan nyo po kami bilang mga nauna na sa race ng buhay, na kami po yung maging encourager nila. Kami po, bigyan nyo ng wisdom kung paano po sila tuturuan, kung papaluin ba namin sila, pagagalitan ba, yayakapin, iintindihin pa. Lord, tulungan nyo po kami kasi kayo lang naman po talaga yun nakakakilala sa kanila kahit mga anak pa namin sila, Panginoon. Kayo lang po talaga yung nakakaalam ng bukod tanging yung may alam ng nasa isip nilang lahat, yung pagkakaunawa nila sa mga sitwasyon, yung nasa puso nila. Itihiling po namin, Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom na meron sa inyo. Makiintindihan po namin sila para alam po namin kung paano namin sila harapin. And Lord, tulungan niyo po kami, Lord, na sa bawat desisyon namin sa buhay, makikita nila na maiiwan at maitatanim sa isip nila na pag dumating sila sa mga ganong punto ng buhay nila, tama po yung magiging desisyon nila at mag-o-obey pa rin sila. Lord, alam po namin na kayo po yung nagbigay sins sa kanila sa amin. Kaya dahil pinagtiwalaan niyo po kami, humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, kung sa mga pagkakamali namin na nakita nila, kaya nalito sila o nahihirapan sila ngayon na umintindi sa mga maling salita namin, Panginoon, bilang mga magulang. Tulungan niyo po kami
kung paano po mariregain yun, Lord God. At higit sa lahat, Lord, yung respect, Lord God, na para sa bawat salitang sasabihin namin about you, maniniwala sila sa amin. Panginoon, pinagdadasal po namin na makita po nila yung kanilang purpose sa buhay, mapagtibay po yung pananampalataya nila kahit sa mga imperfections namin. Na maging patience po sila sa buhay nila, sa race na meron sila. At ma-injure po nila lahat, Panginoon. Dahil alam ko po kahit bata meron silang struggles ngayon. Umiiyak din sila at nasasaktan din sila. Nararamdaman nila yung sakit na nakikita nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Akala namin kami lang ngayon, Lord. Pero hindi ngayon, pati pala sila. Kaya po, Lord, pinipray ko na i-equip niyo po kami, Lord, na gumawa ng mabuti parati. Sa desisyon namin, Panginoon, parati, Lord. At nawa po, Lord, masasabi namin sa kanila katulad ng kung ano sinabi ni Paul kay Timothy na i-endure nila lahat ng hardships, na huwag silang titigil o huwag nila kayong ikahihiya na makita nila sa amin yun. To worship you, Lord, sa lahat ng mga ginagawa. And to do good, Lord God, and to do what is right always. At mapatunayan po nila, Lord, na totoo ka sa kanilang buhay. Lord, niluluhod po namin sila at sa inyo. Dahil alam po namin, Panginoon, pinili niyo na sila. Lord, sa mga kabataan at mga bata na nalilito, nawawala sa landas, break the chain, Lord God, na meron tinanim ng ang kalaban sa kanilang mga puso at isipan. We pray, Lord, to break the chain of pride, to break the chain of anger, to break the chain of envy, to break the chain, Lord God, of grudges, Lord God. I-break nyo rin po, Lord God, yung always sarili ang iniisip. I-break nyo rin po, Lord, yung mga tinanim na mga lies ni Satan sa kanilang mga pag-iisip. And Lord, enlighten them. Huwag niyo po silang sukuan, Panginoon. Alam po namin na kahit kami, alam niyo rin po yung mga pagkakamali namin bilang mga nauna sa kanila. I-redeem po ninyo yung mga pagkakamali niyon. Turuan niyo po kami, Lord, na maituwid lahat yun para tuwid na sila. Malaman nila yung dapat nilang gawin sa bawat sitwasyon ng buhay nila. Panginoon, isa lang po yung pinangawakan ko salita ninyo. Sabi nyo, you who began a good work in them will be faithful to complete them. Complete every one of us, Lord. Kaya, Lord, yun pa rin po yung panalangin ko, hindi lang po sa mga anak ko, kundi po sa lahat ng mga bata, kundi po sa mga youth, Lord God, and all our singles, dahil alam ko po na sila na yung next leader. Pray, Lord, for your covering to them, Lord. Maraming salamat po. Tingnan niyo po yung aming panalangin, Panginoon. Tingnan niyo po kami. Maraming salamat, Panginoon. Dahil ngayon pa lang, Lord, nagtitank you na kami. At itinatas mo na kami sila sa inyong lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay po. Pasensya na. See you all po again tomorrow.
And nawa po, mag-prepared po tayong lahat para sa ating prayer and fasting. Bye po. God bless.